Nagpasaring naman si Vice President Jojo Marvina kay DILG Secretary Mar Rojas na mangampanya ang United Nations Alliance o una sa hometown ng dating katunggali. Pero ay sa Liberal Party, mahihirapan ang una na makuha ang suporta ng mga botante hindi lang daw sa Capiz, kundi sa buong Panay. Saksi si Cara David. Personal na ikinampanya ni Vice President Jojo Marvina ang anak niyang si Nancy, si dating Senador Ernesto Maceda, Representative Mitos Magsaysaya at Tingting Cuangco nang tumayo sila ng mga senatorial candidate ng United Nationalist Alliance sa Capiz. Tila kumpiyansa nga sila kahit pabalwarte ito ni Interior Secretary Mar Rojas na nakalaban ni Binay sa 2010 Vice Presidential Elections. Idinaan pa nga mismo sa tapat ng bahay ng Liberal Party President on leave sa Rojas City ang motorcade ng una. Bulwarte niyo ba ito? Iba niya ito, Bulwarte? Mukhang hindi ko yata nararamdaman. Historical experience. Na we are very confident. Nung tumakbo kayo, Vice President noon, nanalo ba kayo sa office? Meron naman akong pinalalunan dito. Meron kayong Naging malaman din ang biro ni Binay nang ipakilala ang mga lokal na kandidato ng una mula sa bayan ng President Rojas. Sabi ko, sayang na pangalan. Bakit po sayang ang pangalan? Eh kasi namatay na kagad si President Rojas. Isinunod ang pangalan ng bayan sa lolo ni Secretary Rojas na bali-balita ring tatakbong pangulo sa 2016 at posibleng makatapat muli ni Binay. Wala pang pahayag ang kalihim kaugnay ng biro at ng kampanya ng una sa Capiz, pero ayon sa Liberal Party, baka mahirapan ang una na makuha ang boto hindi lang sa Capiz kundi sa buong Panay kabilang ang Iloilo Region. Panalo raw sa mga survey rito ang Team Pinoy na suportado pa ng mga lokal na opisyal. Bukod kay Rojas, pinasaringan din ni Binay si Rojas City re-electionist Mayor Angel Alan Celino ng Liberal Party. Bastos kasi yung mayor dito eh. Nung ako ay bumisita rito, pinagbawal niya yung paglalagay ng mga welcome konko. Tapos tinanggal na yung mga nakakabit. Kakain sana ako sa palengke, tinakot niya. Ayaw payagan na kami kumain doon. Wala pang reaksyon si Celino sa mga paratang ng vice-presidente. Sa Team Pinoy, tanging si dating Senador June Magsaysay ang may aktibidad ngayong araw nang dumalo siya sa pag-endorso sa kanya at kay Bam Aquino ni El Shaddai leader brother Mike Velarde. Gayunman, hindi raw idadagdag ang dalawa sa naunang inendorso ng White Vote Movement kung saan kabilang din si Velarde. Sa Dumaguete, Negros Oriental naman naglibot si Greco Belgica. Habang sa Baras Rizal ng kampanya, ang kasama niya sa Democratic Party of the Philippines na si Christian Senyeres. Sa Aklan naman nanuyo ang independent candidate na si Ricardo Penson. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.